Good morning! This is the 7 Skills of a Network Marketer topic. Again, this is Global Marketing Director Rochelle Cayabia from Bicol. So, my task today is to equip you para makapagsimula ka na nagawin yung business. Kasi sabi nga, sa lahat ng profession, may skills na kailangan. So, kahit excited kayo, naniniwala kayo, nakikita kayo ng malaki sa lifestyles, still, before kayo sumabak sa gera or sa field, kailangan equip kayo kung ano ba yung mga skills na kailangan para magawa nyo yung business. Okay? So, let us start. Ang pinaka-importante talaga ngayon is malaman nyo yung mga bagay na kailangan gagawin pag magsisimula ka ng gawin yung business. So, ang title ng topic natin again is Set 7 Networker Basic Skills. Yes, you are now a professional network builder. Okay. Kung may bala ka magkaroon ng passive income, katulad ng mga global marketing director, importante na matutunan mo yung 7 basic skills. Pero kung ang balak mo lang ay magtinda ng intra, or maging retailer, at wala kang balak maging leader sa lifestyles, kahit hindi mo na ito kabisaduhin, for sure, makakabenta ka at makakasponsor ka. Pero yung gusto pong lumaki yung business at magkaroon ng passive income na pwedeng ipamana, I highly advise na habang nanonood ka ngayon, namnamin mo siya, intindihin mo talaga siya, and eventually, ituro mo siya sa mga downline mo. Okay. First is the prospecting skill. Sabi ni Zig Ziglar, pag wala kang prospect, wala kang business. Meron nga siya tinatawag na law of desert. Ibig sabihin, pag nag-run up na or nag-dry yung listahan mo ng mga prospects, parang sinabi mo na wala ka ng business. So dito, bago ka kumausap ng tao, it's better to have your contact list intact. Kailangan meron ka talagang record. Paano mo magagawa yon? First, kunin mo yung Facebook mo, kunin mo Instagram friends mo, isulat mo siya sa notebook na maayos. Okay? Hindi yung pag naalala ko si ganito, kausapin ko na, wala kang maayos na listahan. Dapat meron kang list of prospects. And pwede mo rin kunin yung cellphone mo doon. From there, maglista ka ng mga kakilala mo. And pwede mo rin i-review yung mga group chat kung saan kasali ka, yung mga high school batch mo, na group chat, elementary, whatever organization wherein kasali ka, reviewin mo yung mga members doon and then ilista mo. This is the first step ha, ililista mo pa lang. Hindi ko pa sinabing kakausapin na. So, ngayon, kung meron kang warm prospect, meron ka ding cold prospect. Ano yung mga cold prospect? Sila yung mga nag-i-inquire sa Facebook page mo. So, I'm sure by this time, naturuan ka ng upline mo kung paano magka-Facebook page. Ayan yung mga Facebook pages na sinadihan mo where you are invited. May mga hindi ka pakakilala dyan. Yung mga ni-refer ng mga kapamilya mo, ng mga kaibigan mo, and yung mga group of organization na may chatroom na naisali ka doon na hindi mo pakilala. Pag sinabing cold prospect, hindi ka niya kilala at hindi mo rin siya kilala. Okay, so para makikipagkaibigan ka pa lang. Pag sinabing warm prospect, hindi mo naman siya kailangan na maging ka-close, pero most likely, familiar kayo sa isa't isa. Okay, so that is the two kinds of prospect. Warm or maging cold man yan, ang importante, may listahan ka ng mga kakausapin mo. Okay, so yan na. So yan yung first skill. Second skill, of course, second step, after mong malista, part yan ng prospecting skill, ngayon kakausapin mo na. So kailangan ba tindahan mo agad ng intra? Hindi. Kailangan magawa mo tong step 2, which is icebreaker. Kailangan, wag mo munang tindahan or i-recruitin yung tao. Kailangan makipag-friend ka muna or makipag-warm up ka muna ng relationship. Sa paanong paraan? So, ways to approach through messenger or cellphone, pwede ka mag-send ng quotation or greetings. Pwede ka mag-PM ng hi, how are you, or kumusta. Pwede ka din mag-send ng mga updates about recent issues na sa tingin mo makaka-relate yung kausap mo. Ang goal is makipagkwentuhan siya sa'yo. Okay? Yun lang ang goal. So, everyday, para makarami ka ng kakausapin,
I-goal mo na everyday, at least man ng 30, may masendan ka ng message or hi, kumusta. So, this approach is more on digital. So, for sure, makaka-30 ka kasi magsisend ka lang naman ng messages. So, wag mo muna isipin kung nag-reply ba, sinin mode lang ba, or di naman nakipagkwentuhan. For sure, sa 30 yan, may sasagot yan at makikipagkwentuhan sa'yo. Para hindi ka maboring, use a columnar worksheet or yes chart, yung notebook na pinaglistan mo ng mga pangalan, lagyan mo yun ng mga linya-linya so that ma-monitor mo kung sino na yung sendan mo ng mga kung ano-ano about your greetings or your lifestyle. So, parang hindi ka lang maboard na at saka may proper monitoring ka. So, ayan. So, yung sasagot, halimbawa may sumagot na na eto, nag-work ako sa ganito, ikaw, kumusta ka na? Ano nang gagawin mo doon sa mga sumagot or nakipagkumustahan, di ba? Lagyan mo yan ng remark dyan sa iyong notebook na ito yung mga sumagot sa'yo out of 30 na sinendan mo ng mga message. Ano nang gagawin mo sa mga sumagot? Engage in a conversation, di ba? Huwag mo munang tindahan ng intra. Alamin mo muna yung kanilang form. Ano yung form? Kumusta yung family ngayon? Kumusta ang trabaho ngayon? Anong pinagkakabihisihan or recreation? Kumusta yung finances ngayon? So, kailangan maging concerned ka muna sa kalagayan niya ngayon bago mo i-offer ang lifestyles. Okay? So, step 2, try your best to find the prospect's need that lifestyles can be the best solution. So, kailangan you have a listening ear and a very sensitive heart and naka-focus ka talaga doon sa sinasabi ng prospect mo or kaibigan mo para makita mo or marinig mo kung ano ba talaga yung problema niya sa ngayon. Do not be afraid to uncover the pain of your prospect. Kasi ang in-offer mo is solution, di ba? So, paano mo ma-offer yung solution kung hindi mo alam kung ano yung pain ng kausap mo? So, halimbawa, ang na-share niyang pain is nahirapan siya magpaaral ngayon ng anak, kulang yung income. So, pwede ka na mag-start doon magkwento. Okay? Sabihin mo na ba agad na mag-join ka na sa intra? Hindi. Share your story and other testimonies that the prospect can relate about his needs. For example, pwede mo sabihin sa kanya na alam mo, ganyan din ang iniisip ko noon, na talagang hirap na hirap ako, paano ko mapag-aral yung anak ko, yung tuition fee, hindi ko na maintindihan kung saan ko kukunin. Buti na lang may angel na dumating sa bahay ko, kinuwento sa akin itong opportunity na pwede ko sa iyong mapakita. Kaya, huwag kang mag-alala kasi lahat ng challenges natin sa buhay, may mga sagot yan. Okay? So, parang ano ba yon? Yun yung step 3 na makikipag-empathy ka or dapat nararamdaman mo yung pain niya so that maging open siya sa susunod mong sasabihin. Okay? So, yan yung step 3. Remember, wala pa dito yung wala pa dito yung sinasabi mo na mag-intra ka, o mag-join ka, or mag-re-recruit kita. Wala pa. Nakipagkumustahan ka lang. Yun yung first stage. Yung second stage is in-uncover mo yung pain niya. Tapos, nung third stage, nakita mo na yung pain niya. So, magsishare ka na ng kwento ng tungkol sa pwedeng maging solusyon sa problema niya. So, lagi ka nandun sa side na nakaka-relate siya sa'yo. Okay? So, pag nagkaroon na siya ng curiosity or tinanong niya na kung ano ba yan, ba? Diba? So, eto na yung second skill, setting an appointment or invitation. So, yung first skill, diba, prospecting. Nandun na yung mga stages na kinukwento ko sa inyo kanina na naka-uncover mo na yung pain. Yung second skill is setting an appointment or invitation. Ito na yung nagpapaalam ka sa kanya or binibigyan mo siya ng introduction kung willing ba siyang makinig. Okay. Once the conversation is engaged at interesado na yung prospect, tanungin mo na siya, sabihin mo sa kanya, kung may papakita ba ako sa yung way para masolusyunan yung problema mo. Na may sistema ng isang klase ng business na may sistema na and may mentorship, willing ka bang makinig for about 30 minutes? Kasi gusto ko matulungan ka sa mga dinadanging mo ngayong problema. So, hindi ka pa nag-explain, nagsiset ka pa lang ng appointment. So, pag sinabi niyang yes, okay ako,
So, ang step to nun is mag-final booking ka ng schedule. So, ang tip ko is ikaw yung magbibigay ng schedule. So, sabihin mo, pwede ba ngayon na? Kasi free ako, mga about 30 minutes. Pag hindi siya pwede, so sasabihin mo sa kanya, sa bukas, anong oras ka pwede? Alauna or 6 o'clock? So, huwag mo siyang hintayin na siya lang yung magbigay kung kailan siya free. Try your best na ikaw yung magbigay ng schedule. Na mamimili na lang siya, di ba? So, kung talagang ayaw, parang hesitant na, ay, hindi ko pa sure kung kailan ako free. So, okay lang yon. Sabihin mo sa kanya, sige, initially, mag-send ako sa iyo ng video, panoorin mo to, then, balikan kita for feedback kung napanood mo yung video. So, tawagan kita ulit ha, after an hour or mamayang hapon. So, kailangan ma-sure mo na papanoorin niya yung video. Okay. So, everything na ginagawa mo, ang turo ni GMD Peng, kailangan before mo siya i-feed dun sa prospect, magpapaalam ka so that yung pagtanggap niya is buo, talagang nakikinig siya. Okay. So, that is the second skill. So, na-prospect ka na, marunong ka na mag-set ng appointment. So, remember, hindi tayo nagmamakaawa, okay? Tayo yung nag-o-offer ng solution. So, ito na yung step 3, magpe-present ka na. Show the plan online. So, since digital yung setup ngayon, ang challenge is, syempre, paano ka magpe-present online? Number 1, to be sure, kasi diba, bibihira lang tayo makaset ng appointment, have your gadgets prepared. Kailangan, ang pinakamaganda niyan, meron ka dalawang gadget, and then may power bank ka, may headset ka, talagang ready ka for presentation. Nakasave na yung isang mong, yung file na ipepresent mo sa isang mong gadget, and then kung pupwede, kung papayag din lang siya, tawagan mo siya sa ibang gadget para habang nakikita niya yung picture ng sinesend mo, is na-explain mo sa kanya by audio kung ano yun, di ba? So, yan yung sinasabi ko sa'yo dyan sa explanation na use the first gadget to call your prospect to for clarity of voice and transfer the excitement during the presentation. And yung second gadget, use to send pictures and testimonies. Assuming na wala siyang Zoom application. Pero kung meron din lang siyang Zoom na pwede kayong mag-share slide at marunong ka naman mag-Zoom, I highly suggest kung kaya din lang ng gadget niya, turuan mo na muna mag-download. Kasi maganda sa Zoom, kasi diretso na kayo magkikita, mag-uusap, makakapag-share ka pa ng slide. Okay? Now, remember, when you do online presentation, minimum at least 30 minutes or maximum of 1 hour. Huwag mo masyadong tatagalan kasi pag sa online presentation, pag masyado nang mahaba, wala nang naintindihan yung mga prospect. Lalo na kung first time niyang makikinig sa'yo. Okay. So, I hope may natutunan kayo. So, that is the third skill. First skill is prospecting. Second skill is setting appointment. The third skill is showing the plan. The key to success in showing the plan is preparation. Kailangan bago pa mag-present, ready na yung slide mo, ready yung audio, maganda yung magiging kakalabasan ng boses at ng pictures na ipapakita mo. And kung pupwede, kung alam mo may asthma siya, mag-research ka na ng mga natulungan ng intra sa asthma para may picture kang mapakita. Okay? And always dress well. Okay? Huwag kang mag-present na parang maglalaba ka kasi syempre global business ang ipinapakita mo, di ba? So, number 4 is how to do the follow-up. So, nakapag-present ka na. Paano ka na ngayon magpo-follow-up? So, again, when doing follow-up, it's more on building relationship. So, mag-send ka ulit ng mga testimonial or greeting or quotation. Yung topic dapat hindi na masyado focus sa lifestyles. Kailangan yung mga nakakagaan, nakakatuwa. Engage into friendly conversation, not so much of the business. Kasi yung iba, ang ginagawa pag magka-follow-up, o ano, magbabayad ka na ba? Ang mga ganyan, hindi siya effective. Kailangan, ano siya, warm and then friendly. So, and continuously build the relationship. To be inspired to do follow-up, use your yes chart diligently. This will help you to work for your habit and momentum. Kasi sabi sa libro ni Yarnell, ang isang prospect, it takes around more than 5 to 12 follow-up bago yan mag-sign up. So, sa mga baguhan na ngayon pala mag-network marketing,
para hindi kayo mawala ng pag-asa, kumbaga manlumo. Alam nyo na mga 12 follow-up yan, so use a columnar sheet para ma-monitor nyo yung mga pagpa-follow-up nyo. Kasi yung excitement po pala ng isang prospect, tumatagal lang siya 48 hours. So after 48 hours, pag hindi mo siya na-follow up, wala na, hindi na siya masyado interesado sa pinag-usapan nyo. Okay. So that's the fourth skill. Fifth skill is the closing. Closing is simply means asking for payment. Kumbaga, paano na nga siya magbabayad? So, ang tip ko lang sa inyo, still preparation is the key. Kasi we have 17 offices worldwide. Each offices may iba-ibang manner of way paano maka-join. So, before ka pa man mag-STP, aralin mo na paano nga siya makaka-join. Ano yung mga payment facilities na available kung nasaan siya ngayon. Okay? Kasi ang hirap naman na pa kung kailan magbabayad, saka ka palang magtatanong sa upline mo kung paano na nga siya makakabayad. So, always be equipped and ready. Diba? So, alamin mo kung pwedeng magbayad through online, through credit card, or whatever manner of payment facilities. And tip, keep it simple and short. Do not complicate things. Kung ako sa'yo, kung kaya din lang naman, pa-deposit mo lang sa bank and then ipa-messenger sa'yo yung deposit slip, ikaw na yung mag-process. Na pagdating naman sa online, may mga taong ayaw talaga na magbigay ng credit card, gusto sila talaga mismo yung mag-key-in, be ready to do a walkthrough. Anong ibig sabihin? Habang nag-key-in siya ng credit card niya, kailangan naka-open ka din sa isang gadget or kaya mo siyang i-guide kung ano na yung step na, by step na papasukin niya doon sa pinaka-website para maka-join. Okay? So, be ready. So, kasi minsan yung iba, hindi marunong mag-walkthrough ng prospect, imbis na magbabayad na, wala na, tinamad na, kasi hindi na alam kung saan siya magpapasok na website. Okay. And of course, that closing is very much effective too kung meron kang naka-reading picture dyan sa cellphone mo or tablet mo ng mga tabs wherein saan siya papasok pag mag-join siya or bibili siya. Okay, kasi mas minsan yung iba hindi pa naman agad magagawa. Hindi nila alam paano na gagawin. So ako ang ginagawa ko, sabi ko sige, i-send ko sa iyo yung mga dapat mong pasukin na mga menu para maka-join ka. Kung may time ka, di kung kailan ka may time, di gawin mo na. So may mga ganyan. Okay, so that's the fifth skill. So eto na yung sixth, yung naka-sign up na. Ngayon pag naka-join na yung isang distributor at sinabi niya na willing siya mag-business, kailangan i-equip mo muna siya bago mo siya ibabad sa field. Kasi, di ba, parang kumbaga sa gera, mamatay siya agad. So, pagka-sign up na pagka-sign up, do a start-up. So, you can use the short video of GMD Peng kung saan makikita niya yung active income and passive income na continuous. And you can also send the video of the new distributor success orientation. Meron ako niyan sa YouTube, yung pipitas lang, maiksi lang na version, para lang ma-manage niya yung expectation niya. Huwag siya masyadong masaktan sa magno-no pag ginagawa niya na yung business. And of course, important din na para hindi siya mawalan ng powers or energy gawin to ng dire-diretso, mapalista mo yung mga dreams niya. Kasi yung dreams na yan, pag totoo yan sa heart niya, kahit anong rejection ang daanan niyo sa field, hindi siya magkukwit. And give the help her to have a daily routine. Kasi yung iba may trabaho, yung iba nagpo-full-time mom na. So, bigyan mo talaga siya ng specific time na ito yung time na talaga magla-lifestyle siya. Tawag doon daily routine. And give the schedule of meetups and trainings. Lan, meron siyang schedule niyan. And number 6, let the person attend or watch the product workshop, complan workshop, and the network builder basic skill workshop. At least man lang yung mga startup na yan, apat na training na napaka-vital sa mga beginners, maibigay mo kahit one-on-one or through videos, basta i-follow up mo na panood talaga at naiintindihan. Nang sa ganon, hindi siya basta masaktan pag ginagawa niyo na yung business. So that's the fifth skill and last, para dumami yung mga downline mo, di ba? Kailangan mo marunong ka mag-promote ng events.
Promoting events is a very good, very important skill para mag-duplicate ka. Kasi iba daw yung announcer sa promoter. Ang announcer, isasabihin mo lang yung downline mo na may event. Pero pag promoter ka, ipapaliwanag mo sa downline mo kung gano'ng kaganda at gano'ng ka-importante na maka-attend siya. To grow an organization means your team should be growing their personality through training and events. Kasi habang hindi sila nag-a-attend, lalong hindi nila naiintindihan yung business. To ensure that your team or downlines are watching the trainings, conduct the greatest takeaway activity every after training. Halimbawa, nag-mindset workshop na Monday, kinampaign mo. So pagkatapos nun, kailangan humingi ka ng feedback kung anong natutunan nila. And forward all the poster and announcement to all your group chats. Kailangan active ka dyan. Call them kung talagang nanood sila. And of course, pinaka-importante sa lahat, ikaw na leader, kailangan nanood ka din talaga. Kasi hindi mo mapopromote ang isang bagay kung ikaw mismo hindi ka interesado mag-attend or manood. So those are the 7 skills. I-recap ko lang. Promoting, setting appointment, show the plan, closing, follow up, start up, and last is promoting events. Those 7 basic skills is very important for you to be able to build a team. Kung saan, dun ka magiging leader at dun ka kikita ng passive income. So with that, that's all. I hope may naintindihan kayo. Thank you and good morning.